Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galaw shoutout po sa lahat na makakamping at sa mga hindi man makakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action, no, dahil may napanood po ako sa isang interview dito kay Senadora Risa Hintuberos nga po, mga ka-action, no, about nga po sa mensahe niya sa paparating na Sona ni Mr. President Bongbong Marcos. Ito po ha, mukhang sapul na sapul po ito. Pakinggan po muna natin ha. Panoorin po natin. Ayan. Iyo po. Ano yung mensahe niyo po? Mag-a-attend po ba kayo? Ang sa akin ay duty namin, kahit sa minority, kahit sa opposition, dumalo sa State of the Nation address ng Presidente. Dahil kung tutuusin, event namin yon at sila ang aming panauhin para marinig ng buong sambayanan sa pamamagitan namin ang kanilang ulat ng State of the Nation address. Pag-uusapan namin muli sa minority, sa aking minority leader, si Senko Pimentel, kung kami dadalo. Mensahe kay Presidente, well, higit pa po sa anumang Sona, mas gusto ko pa sanang makita yung liderato talaga nila sa maraming larangan na parang kulang pa unang-una na sa usapin ng agrikultura. Kahapon sa Daraga, ngayon dito sa Tabaco, marami-rami ako nakakausap ng mga magsasaka na ang kanilang mga pamilya nang evacuate din. High value yung marami sa mga tinatanim nila tulad ng ampalaya, okra, kalabasa, pero mukhang panay middlemen ang bumibili sa kanila. Middlemen nagdidikta ng presyo, tapos sa halip na yung magsasaka mismo mag-deliver sa palengke at supermarket, or yung supermarket at palengke mismo ang bumili diretso para yung kita ay pumunta sa magsasaka, middlemen ang nakikihati pa. Kaya maganda na banggit din ni Mayor Criselle kanina yung sagip sa kalo, ipinasa po ni dating Senador Kiko Pangilinan, maganda po talagang ipagpatuloy yung pagpapatupad yan. Isa lang yan sa mga larangan na gusto ko pang makita ang liderato ni Presidente para mas magkaroon talaga ng laman ang kanilang Sona. Ewan ko lang anong sasabihin nila sa Maharlika kapan. Pinaka-wish nila iyon, pero ang gulo kasi ng naging proseso tuloy dahil nagkanda ugaga, dahil lang gustong pagbigyan ng executive. Ayun, ang dami tuloy sa Sablay. So yun na po mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang lahat ng sinabi ni Senador Risa Hintuberos po, mga ka-action, no. Lahat po ng sinabi ni Senador Risa Hintuberos ang ayon po ako dito, no. Una, sa sinabi ni Senador Risa na kulang, talagang kulang, hindi lang kulang, kulang at wala po talagang bahala na kayo. Okay, hindi naman ako magpaano, hindi naman ako sabi na napaka-ano ko po talaga na hindi ko nakikita ang mga nagawa ni Mr. President Bongbong Marcos. Although may nagagawa po siya, pero hindi po sapat. Totoo po yun ang sabi ni Senador Risa Hintuberos. Kulang pa talaga, no? Okay, at doon naman sa maraming, doon sa sinasabing maraming sablay, talagang maraming sablay. Una, itong agrikultura, no? Totoo po yun. Bakit kasi hindi mabitaw-bitawan ito ni Mr. President Bongbong Marcos itong agrikultura na hindi niya naman kaya gampanan lahat ng mga diyan kasi sa dami niyang ginagawa? Dapat magbigay po siya diyan ng karapat-dapat ng humawak na magiging isang secretary ng Department of Agriculture para matutukan po, para doon po sana maanuhan po sana na kahit papaano maiplano ng maayos kung paano po ba makaahon sa kahirapan ang ating bansa nga po. Kaso nga lang po, doon nga po nagsisimula sa Department of Agriculture ang mga smuggling. At totoo po yan dahil napapanood po natin sa mga balita at nagbibigay lang po tayo ng ating komentaryo dahil karapatan po natin yon bilang isang Pilipino, bilang isang taxpayer ng bansa natin. Okay, malinaw po yon. Ngayon, ito siguro si Mr. President Bongbong Marcos, no, siguro sa darating na Sona niya, masasabi niya lang po, marami na po akong nagawa. Ang ipinangako ko sa inyo noong campaign, eto na po ang isinukli ko sa inyo, kahirapan. No? At yung 20 pesos per kilo na bigas, kalimutan nyo na po yun. Hindi na po yun matutupad. Totoo naman talaga, hindi naman po talaga yun matutupad. At bukod pa dyan, marami po tayong investment, pero mga pledges pa lang yun. No? Totoo. Mga pledges pa lang yun. May naipagawa na po tayo ng mga pabahay. Okay, mga pabahay. Sige. Okay lang, Mr. President. Yumawyaw ka lang dyan sa Sona mo, ha? Ayan.
So, kayo mga kaaksyon, mga kakamping, ano po ang masasabi nyo dyan kung sa ano, sa parating na Sona? So, i-comment lang nyo po ha sa comment section dyan. Mag-comment po kayo dyan sa comment section para ma-highly recommended po ang ating video. So, maraming salamat po. Nagbigay lang po ako ng konting komentaryo dito sa paparating na Sona at sa sinabi ni Senador Risa Huntuberos nga po, mga kaaksyon. So, kayo dyan, malaya po kayo magbigay ng comment nyo dyan sa comment section. Okay? So, muli, ako po ang inyong likod. Lubos-lubos nagpapasalamat mula sa aking puso. Thank you for watching. Have a good day, everyone.